So, nung lumabas guys yung news report ni Ma'am MJ Marfori kagabi tungkol doon sa approval ng registration ng trademark ni Boss Joey De Leon, naghanap ako ng mga secondary sources kasi hindi pa siya lumalabas sa ibang mga mainstream news outlets eh. At nakakita po ako ngayon sa Abante, okay? Kung saan po sinasabi po nila na TVJ gagamitin daw ang Itbulaga sa Enero. Tape o lot sa trademark apila. Okay? So, according sa report na ito, muling nakatanggap ng pagkatalo ang tape ng mga halusos sa kanilang laban sa TVJ sa pagmamayari ng Itbulaga trademark. Okay? Nitong nagdaan na araw ay kinansela ng IPO ang trademark ng tape sa Itbulaga. Nitong Miyerkules, napasakamay ng Abante ang kopya ng desisyon ng IPO na nagbabasura naman sa apela ng tape sa inihaing trademark application ni Joey De Leon noong August 2023. Ito'y dahil sa late naghain ng oposisyon ang tape noong Oktubre 2, 2023. 4 na araw matapos mapaso ang 30 days na palugid sa paghahain ng oposisyon. Yun. Ang Itbulaga trademark ay hinain ni De Leon sa ilalim ng application number 4-2023-00506771 na published for opposition noong August 29. Eh, okay? Isang erratum naman ang na-publish noong September 1 para ituwid ang filing date. Pero malinaw na sinabi, this republication does not extend the opposition period. So, according dito, doon po pinapakita yung pagkakamali ng tape na hindi po pagsasamite on time nung kanilang sagot dito po sa final ni Joey De Leon. At kung walang opposition, more or less po ma-approve ito pong hinain ni Joey. Yan. Whereas premises consider the instant appeal is hereby dismissed. Yun, dated October 12 pa pala ito. Is hereby affirmed, finding no cogent reason to reserve the same. Ayan. Tapos yung bahagi na desisyon na pinirmahan ni Attorney Nathaniel Arevalo, may petsang December 6. So bago lang. Ayon kay Tito Sen, dahil sa nilabas na panibagong desisyon ng IPO, kami na ang nakaregister sa trademark for Section 41 Entertainment Services. O, nung tanungin ng Abante kung gagamitin na ba nila ang Itbulaga sa kanilang programa, sinabi ni Tito Sen na posibleng sa Enero upang magkaroon ng bonggang presentasyon. Very soon, pero inaayos namin new recording and logo by January 1st. New recording and logo! Exciting yan! Para po ito sa bagong yugto ng Itbulaga 45th year. Diba? Yung recording siguro hindi na EAT. Baka talagang tatanggalin na yung EAT sa January at babalik na sa totoo niyang pangalan na Itbulaga with a new logo. Ayun. Kasi nagbabago-bago naman yan over the years, diba? Noong May 31, umalis sa Itbulaga sa ang TVJ dahil sa mga hindi pagkakaunawaan. Ayan. So ito. So yun. So exciting. So exciting. Dito sa Abante ko pa lang nabasa itong balita na to. Pero yun nga, January 1. Nako, nakaka-excite. Ang tanong diyan, itong sa tape ay hahayaan ba na tuluyan ang magpalit to Itbulaga ang show ng TVJ sa TV5. Pagdating ng January 1 at naging Itbulaga na talaga ang EAT, ay posible kaya na doon na maghahain ng kaso itong tape. Pero ang tanong, anong ihahain nilang kaso? Hindi naman pwedeng copyright dahil ang gumagawa naman ng content ay TVJ. Hindi din pwedeng trademark infringement dahil wala naman silang hawak na trademark registration. Diba? Sila po ay nag-aapila pa lang. Habang nag-aapila sila, wala pa rin silang hindi pwedeng maibalik yung kanilang registration hanggat hindi nagiging successful yung kanilang apela at mahaba pang proseso yan. So ano kanilang ikakaso? So nakaka-excite po na balita and what a way to start 2024 kung sakaling yun talaga yung date na mapili nila.
And it's been a very tough year. 'Di ba? Nagsimula nga po noong February 20 yung gustong ipa ease out or itanggalin sa show, sa sarili nilang show ang Tito Vic and Joey, hanggang sa umabot sa pag-resign sa tape, paglipat sa TV5, mga maraming kaso sa IPO at sa Marikina, at hanggang ngayon po, December. What a way to close the year, to close a very eventful year. Isa po ito siguro sa pinaka-eventful na pangyayari sa history ng Itbulaga at ng Philippine showbiz as a whole. Diba? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan kalaking storya, ganyan kalaking mga pangyayari with very big implications pagdating po sa mga shows po sa television. Nakita nyo naman, nagkabalasahan. Nagkaroon ng sariling Itbulaga sa GMA7. Nagkaroon yung It Showtime, nalipat sa GTV. At yung TV5 ay nagkaroon ng lehitimong EAT na by January ay magiging kumpleto ng Itbulaga. So, nakaka-excite po, nakaka-excite yun. And masarap sa puso na magkakaroon ng ganitong balita na ano naman, kumaga, ang daming bad news na nangyayari sa bansa. Masarap naman po na nagkakaroon naman ng mga ganito na good news na alam naman kasi ng tao. Alam naman ng tao na TVJ talaga ang naghirap dyan at araw-araw na sila ang rason kung ba't tumagal po ng ganyang katagal. At it would be very unfair and it would be a very big injustice if yung pong resulta ay hindi ganito, baliktad yung resulta kung sa kabila napunta yung pong trademark. Nakakalungkot po kung sakaling ganun. Pero buti na lang nga, ito po, masaya yung ating magiging Pasko and mas magiging masaya yung ating New Year. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe, prati guys. Mamaya magla-live po tayo, 2:30. Eat Daily, Dabarcats Community. See you later guys. Note po tayo, EAT ng tanghali.